Yo, what's up mga kalodi? Welcome back again to my channel. So ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano mag-maintenance ng mixer kasi nagme-maintenance kami ngayon eh. Pero di ko na naabutan yung ano, yung pagbaklas. Dadali na namin sa Atimonan. So wala akong time para halos mag-video. Kaya medyo ano na lang, bilis-bilisan ko na lang yung pagtuturo sa inyo. Para lang may idea kayo para pag may mga gamitin kayong bagger mixer, pwede nyo nang kayo na lang ang gumawa, kayo ang mag-maintenance ng bagger mixer nyo. So ito yung bagger mixer na tinanggalan namin na ngayon. Ito lang naman yun mga kalodi. So tinanggal namin yung, di ba may tornilyo dito. Ito yun, yung dalawa. Tinanggal namin dito, tapos pinukpok, kaya nahulog na ngayon, ganyan na siya. Tapos tatanggalin natin yung mga bearing na nandiyan sa loob. So yan, pupukpukin lang siya ng ano. Ah, pwede naman palang hugutin dun sa ano. Hugutin na lang. Tapos yun, makukuha na yung bearing. So yung pagka-hugot sa kabila, kasama na yung bearing. Tapos yung kabilang bearing, dito yun hinugot. So yun lang, dahil matunog na yung aming bearing, bibili kami ng bearing. So yan, yung cover ng bearing. Yan. So yun lang, ito yung nasa dun sa loob. Tapos ito yung bearing dito sa likod. Tapos pag kinabit, ilalagay lang natin ulit. Ganun lang, simple lang naman yung ano eh. Bearing lang kasi matunog na yung aming ano, bagger mixer pag naikot. So yan mga kalodi, meron pa tayong isa itong i-maintenance na ano, na bearing. So ito, ito yung nasa loob ng makina. Meron ditong pan belt, tapos ito yung nagpapaikot. So napansin namin yung bearing ano na rin, sira na rin. So for maintenance. So bibili pa kami nito. So sa pagtanggal mga kalodi nung sa kabilang i-maintenance natin, kailangan tanggal yung pinaghahaluan para makalas itong ama tawag dyan. Ano? Yung parang gear niya. So hindi mo matatanggal yung gear niyan kung hindi tanggal yung haluan. So meaning, meron siyang apat na bearing, dalawa dito at saka dalawa dito sa loob nung sa haluan. So tatanggalin namin yung bearing kasi maingay din at sira na rin yung bearing dito. So binapaklas niya yung ano, bearing. Iyon, natanggal. So ito yung bearing sa loob nito. So tanggal na yung dalawa. So yan ang itsura. Tanggal muna yung pinaglalagyan ng pan belt, tanggal lahat. Tapos yung bearing. Papalitan rin namin. Tapos pagkalagay ng bearing, yun ulit. Sasalpak lang ulit. Ilalagay na itong flywheel na yan. Tapos ikakasauli namin ito pabalik. So yun lang mga kalodi. Tapos tingnan na lang natin pag okay na. So yun lang naman ang gusto kong ituro sa inyo kung paano mag-maintenance nitong bagger mixer. Simple lang naman. Pero medyo mahirap lang kasi madumihan rin ang gawa. Tsaka grasahan. Kaya ewan ko sa inyo kung talagang simple lang ba talaga ito. Pero at least meron kayong natutunan kung paano mag-maintenance ng bagger mixer. Bago namin pala mga kalodi bilhin yung mga gamit, i-check up muna namin yung ano, yung makina ng bagger mixer kasi ito may natulo dito. So ipapa-check up ko muna sa mekaniko. So ito si ang mekaniko ko, si Christopher Byron. So sa mga gusto magpagawa kahit ano, kotse, motor, kahit na yung mga heavy equipment,
Sigurado kayang-kaya niya. Subok na. Kasi yung ibang mekaniko, basta maremedyohan lang, tumakbo, okay na, pero kinabukasan, wala rin, balik ang sakit. So, kaya sa kanya ako lagi nagpapagawa kasi pulido at talagang yung sakit ng makina, yun talaga yung sira. So, nadedetect agad niya. Kaya sobrang galing, pulido pang gumawa. So yan, tinatanggal namin yung sa air filter para mabaklas namin yung sa carburetor. Papakita ko sa inyo para medyo may idea kayo, di ba? Anong number yan, Gis? Gis? Just ang pagtanggal ng sa loob ng air filter para mabuksan natin yung sa carburetor. So tunghayan natin bakit natulo ba ganang. Pag tinatagilid yung motor, natulo. So binabaklas niya yung ilalim ng sa carburetor yung lagay ng ano. Nung na-store yung gasolina. So gumamit siya ng 12 kasi yan sukat nung ano. Yan ba'y sa overflow lang? Sa overflow lang. Pero hindi naman talaga dapat pag-anuhan niya ng ano. So yan, makikita niya mga kalodi, may dumi. Kaya na overflow. Kaya na overflow. So yan, ilinisan lang namin yun. Tapos okay na ulit. Ang isa pang sakit dito sa motor ko mga kalodi ay yung sa takbo niya kasi hindi siya normal yung takbo. Kaya minsan kapag naglo-load kami ng graba at buhangin kasama yung semento, nahihirapan yung motor. Iibahin namin yung revolution ng ano ng makina na dapat hindi kailangan ano lang siya eh. Stable lang sa pag-under. Kaya tutungayan namin kung ano yung mga bakit ganun, ano yung problema. Bakit ganun yung makina? Anong binabaklas mo, boss? Isang buong carburetor. Babaklasin daw namin yung ano. Isang buong carburetor. Okay, malis, baga. So yun, sa loob, madami siyang dumi. So isa yan sa nagdudulot. Madumi rin. So halos lahat ng mga nakikita nyo dyan mga kaloding dumi, tatanggalin namin pati yung nasa loob ng butas. Barado. Kaya nagiging barado. Yun yung cost nung kung bakit natakbo nga yung makina kaso nga lang hindi constant yung speed gawa ng mga sari-saring nagiging dumi sa loob. Kaya lagi natin kailangan anahin, linisan para mapapansin nyo naman agad yun mga kalodi sa motor kapag medyo nag-iba na yung takbo. So sigurado may problema sa loob ng carburetor naman lagi. So na-change oil ko na. Ako na yung nag-change oil kasi marunong naman ako mag-change oil eh. So ito na lang, pina-check up ko yung carburetor kasi baka mamaya pag ako nagbaklas, di ko na maikabit. Dito lang, dilinisan lang namin yan mga kalodi, yung mga dumi dyan. Tapos papaanda rin namin mamaya. Tapos yun lang. Kukutkutin lang namin, tapos papahanginan para matanggal yung dumi. Ang paglilinis niya, hindi gasolina din. So gamit tayo ng patungan na kahit dahon.
kukuha tayo panlinis. Tapos kukuha kami ng panlinis muna. Saglit lang mga kalodi. So ayan mga kalodi, kumuha kami ng ano, gasolina panglinis. Tsaka use na toothbrush. So yan, bababad niya yung mga maliliit na pyesa para mamaya tanggalin na lang yung ano, dumi. So yan lang, inlabas muna, upunasan para mamaya hindi na pumasok sa loob yung mga dumi pa. So ang paglilinis ng carburetor, siguro mga 150 to 300 ang labor niyang paglilinis. Pero dahil kaibigan ako nito, libre na lang yan mga kalodi. Kaya maganda mga kalodi, may kaibigan kayo, kumparing mekaniko, para kayo ay makatipid. Lalo na sa akin, madami sasakyan, ay nakukuha ko yan ng libre. Ano? Basta RR. Sinama pa ang RR. Ayan mga kalodi. So ano yan? Sa adjustment ng hangin. Sa? Adjustment ng hangin. Ah, hindi. Pinaluwag mo yung adjustment ng hangin. Para pumasok ang ano. Para pumasok ang gasolina? Hmm. Para matanggal yung dumi. Mamaya, para matanggal daw yung dumi. So mamaya tingnan natin mga kalodi yung mga kakalasin pa niya dun sa parte ng carburetor. So ang mekaniko talaga, talagang akala nyo basta-basta yung ginagawa nila. Nako, hindi mga kalodi, tinan mo yung mga kamay, grasa-grasa yan. Akala nyo madali maglinis niyan, pero yung kapalit naman, yung kamay laging madumi. Tsaka hindi basta-basta ang maglinis, di ba? Buwang grasa yan. Hindi yan basta-basta dumi. At hindi rin basta-basta linisin ang grasa. Kasi namumuo yun sa talagang ano, natigkal sa bakal. So isa pa sa nagusto ako kay Byron, sa aking mekaniko, ay talagang pag naglinis, linis na linis. Mamaya wala ka makikita ni isang dumi. Parang bago ulit yung ano, carburetor. So mga kalodi, meron nga pala kaming compressor dito, pinapalitan lang namin ng bala. Kung gusto mo ipambomba, hindi ito ang gagamitin mo. Sinasalpak lang siya, nare-replace. So ito namang compressor na ito, hindi naman talaga para dyan, pero parang ganun rin, pang general purpose. Kasi ito talaga, binili ko yung air compressor para sa magpipintura, para madali siyang magpintura. So ayan, dahil kailangan namin ng panghangin, hindi sana muna sa patay. Dito muna namin sa paglilinis gagamitin. Abuhin ng ano? So sinasalinan muna namin mga kalodi yung panghangin. Habang may binabaklas dito. So ayan, kinukot-kot niya yung mga tabi-tabi, yung mga natigkal na dumi. So sabi ko sa inyo, talagang linis na linis dapat kahit labas pa. Paano pa yung loob, di ba? Yan mga kalodi, mapapansin nyo, malinis na. Hindi tulad kanina, sobrang itim. So pati yung loob, malinis na rin. May konti nga lang ditong ano, parang mancha, pero malinis na talaga yun eh. Yun ang kalinisan niya. So yan, tapos ibabalik na natin mga kalodi. So sa paglilinis nyan, gumamit lang kami ng gasolina.
So ibabalik na namin. Tapos bibili na kami ng gamit para dun sa bagger mixer. So di ko na ipapakita kung paano maibalik. Basta yan yung mini-maintenance namin pag magbubukas kami ng carburetor. Ano yung naging problema. So madumi. Kaya kailangan linisin lang. Yun lang, parang carb cleaning lang. So bibili na kami ng gamit pagkatapos nito. So ayan mga kalodi, nakabili na kami ng mga materyales. So ngayon, nililinis na niya yung loob. Kasi may mga kalawang, medyo grasa-grasa. Lilinisin muna namin bago namin lagyan ng panibagong grasa. Pero bago ang lahat, ipapakita ko sa inyo yung mga materyales namin binili. So ito lang naman mga kalodi yung mga binili namin. Tulad diba nitong yung bearing na luma. So nagbili kami ng dalawa niyan. So ito na yan, Koyo 2788R-20. So dalawang binili namin yan. Ang isa niyan ay 550, kaya dalawa, 1-1. Tapos itong Belomoid. Nagbili kami nito kasi kailangan dito sa dito. Kasi wala kaming gasket na pwede para dito. Kaya yung Belomoid na lang yung aming binili para mas mura kasi wala rin kami mahanap na gasket sa sa mga auto supply. Mahirap. So yan yung remedyo, pwede naman siya. Tapos itong lumang bolt, yan meron na tayo, yung itim. So ang isa nito ay 25 pesos, bale dalawa yung nut na binili namin para mas matibay at hindi masyadong ma-vibrate yung concrete mixer. Tapos ito, bumili ako ng dalawang belt pero di ko muna gagamitin habang itong luma hindi pa putol o hangga't pwede pa, hindi pakinabangan natin. So yun, lahat mga kalodi, 2-4 ang nagastos ko lahat. So ito yung mga nabili ko sa Dunmill out of supply sa Lucena. Malapit siya sa Pacific Mall. So ito na nga pala mga kalodi yung yung bearing para dito sa So yan na yung 62082RSCM. Yun yung kanyang code. So kahit yung 62082 na lang, yun yung pinakang code ng bearing para dito sa may flywheel nung sa nakakopler sa motor. So ito ang magiging itsura niya. Kakabit na natin mga kalodi. So yan, yun. Napasok na. Parang coupler na bearing So yan yung una natin ipapasok dito sa may bandang labas. So yan kalodi. Ganito mga kalodi yung kailangan talagang pasok na pasok yung bearing sa loob. So kasi yan yung rubber na pang enclose dun sa bearing. Tapos isasalpak na natin yung yung gear niya. Ayan. Sa kabila naman tayo. So bubuksan natin yung So ito naman isang bearing yung kukunin namin. So parang meron rin siyang parang coupler para dun sa tubo. Ayan, pagkapasok, salpak na ulit. Ayan na, nalagyan lang natin ng cover. Ensure ko na
ensure lang natin mga kalodi na talagang pasok na pasok yung ano. Tapos yun, ilalagay na natin yung rubber na cover para di pasukan ng dumi. So dito mga kalodi, nilagay natin itong kunya para hindi magagalaw itong paglagay natin itong sa pulley. So dyan kinakabit yung pan belt. So kailangan yung kunya ano siya dun sa butas, ano, sa taas meron siyang bakante. So kailangan mapasok dun yung kunya. So hindi na namin masyadong nilagyan ng grasa sa loob kasi magandang klase yung nasa loob ng bearing. Yan. So kapag siguro medyo masama na ang tunog, saka lang namin nalagyan ng grasa dito. Meron naman siyang ano, grease fitting. Para dun sa pin naman yun. Lalagyan ng ano, bushing daw. Grasa gamit ang grease gun. Yan lang, ilalakon natin mga kalodi. So kailangan meron tayong ano, washer, lock washer bago ball para ma-ensure na hindi agad bibitaw yung nut. So meron tayo nilalak dito para sa kunya mga kalodi para hindi matanggal yung ano. So para fix lang siya. So wag natin yung kakalimutang ilagay. So ayan, wala nang tunog yung ating ano, yung pag-ikot ng ating pulley. So sigurado maganda na yung flow ng ano, yung pag-ikot nito. Ayos, suabe. So ito na yung ano, yung parang takip nung bearing sa loob ng bagger mixer, yung haluan. So nililinis niya yung mga grasa-grasang madudumi na, mga natigkal na. Medyo parang gagawin nating bago. Talagang ano, malinis na malinis, kumbaga. Yan o, tanggal yung mga madudumi. So pagkalinis niya, hindi, pwede na. Pwede na natin isalpak isa-isa yung mga dapat isalpak na bearing at mga bolt washer na yun. So yan mga kalodi, nilalagyan na ng ano, pulley pack ng grasa. Tapos yung loob, lalagyan din natin ng 1/2 grasa. Hindi naman kita eh. Yan. So sawain natin yan sa grasa. So yan na mga kalodi. Yan yung unang step namin na sa paglalagay ng bearing. So yung labas ng bearing, yung parang ano bang tawag doon? Cone bearing. Yung cone bearing hub niya, yung hub niya ay yun yung mauna. Tapos ayun, pupukpok niya para. So kailangan pitch siya doon sa butas. Meron naman siyang ano eh, parang lock kung hanggang saan yung hangganan nung ano. So gagamit siya nung lumang hub nung bearing para mas pasok at walang tamaan. So yan. Ang naghahawak pa eh, walang daliri. Ako na. Sige. Thank you.
parang kulang pa siya sa ano. Itong taas. Pero yung baba, pasok na siya. Oh. Yung taas, medyo tagilid. Yun, madaming paraan mga kalodi. So, nasa sa inyo na kung anong materialis yung gagamitin nyo para maisalpak itong ano, hub ng bearing. So, ini-insure lang namin na talagang pasok na pasok kasi kapag once na luag ay madaling masira rin yung bearing. No, amen. Amen. Tumunog na. Yun. Ganun pa pala kalalim ang hakalode yung ano, pinasok ng ano, hub ng sa bearing. Grabe. So yan. Kinamay na yung grasa. So yan yung magandang paraan para talagang ano, maganda yung pagkakalagay ng grasa sa bearing. Yung ganyang paraan na kinakamay. Ang mekaniko kasi hindi yan maarte. Kailangan madiskarte. Kasi kung hindi at nagiinarte ka sa ginagawa mo, hindi paano tatagal yung ginagawa mo, di ba? Tulad niyan. So kailangan talagang sakupin buong palad mo para mailagay na maayos yung grasa para sa serbisyong napakatagal rin. So hindi na kami bumili ng ano, ng grasa kasi meron na ako niyang grasa. Halos isang ano ata to, ano, 2 kilo. So ista ko 'yan kasi madami rin naman ako mini-maintenance kaya 'yan ang binibili ko mga kalodi. So 1,000 ata 'yan. Sulit na rin sa 1,000. So, 'yan. Ayos talaga. So yan, nakakakuha kayo ng technique kung paano maglagay ng grasa sa ano, bearing. Yung iba, basta pahid lang eh. Ito talagang lahat ng parte ng bearing kuha niya. Pahid muna. So binuksan na rin namin mga kalodi yung ano, pangalawang bearing. So ilalagay namin naman sa kabila. Dito sa loob. So yun, katulad nung ginawa sa kabila, hindi dito naman sa loob yung isa. So nilalagay na namin yung cover ng ano, yung goma ulit mga kalori para hindi mapasukan ng grasa. Nang madumi yung grasa. Ayan. So may lock pa siya. Talagang ensure na ano, oops, teka lang, may dumi. Hanggalan muna natin ang dumi. So yun, pwede na siya. Lagay natin. So ipapasok na natin mga kalaw dito sa loob. So ito, kailangan sakto siya dito. Kaya kailangan nakatapat ng, kung nasa taas yun, nakatutok sa taas yung lapad nito. Para hindi siya gumalaw. Papatok mo yung sundayon. Una ba? Cross mo yun.
din. Kaya ano man na lang ito mamaya. Suporta. I-send mo na konti lang sa akin. Aray ko. Ipit ako. Ipit ako. Sige, pasok kayo sa akin. Isa, dalawa. Ah, sige. San ba yan? Salpak na namin yung bolt. Ilalagay na namin yung nut para mahilak. Tapos tinan natin kung swabe na yung igot. So na dito yung ano sa loob nito. Yung tapat yung ano. Yung plat na parang ganito siya. Para mailak yung ikot. Para kapag nilagyan natin ng nut, hindi na siya sasama yung paghigpit ng nut. So ito na, ilalagay na natin yung nut. May sabit eh, parang sinabi yung thread. Parang sura yung thread niya. So dinisyan natin ng unti. Yun o, parang damage na yung kanyang thread. Pati yung patay. Close. So yan, habang hinihigpitan natin. Ito naman yung pasamay. Habang inipita natin yung mga kalod, dito naman linisan natin yung loob. Kasi puro madumi ng grasa eh. So ayan, inipita na. Sino kasi nadamay itong maliit. Pagpapahigpit niyan mga kalodi,
pag nahigpitan ng mabuti. Itong kabila naman, papaluwagin natin para medyo may laro siya dito. So, higpit yung maliit. Yung kabila, paluwagin. So, okay na yun. So, tingnan natin mga kalodi. Meron din dito mini-maintenance mga kalodi. Kita mo nyo, mayroon dito ano. Fittings. Meron diyang fittings para sa grasahan. So ito, kesa baklasin natin, meron naman tayong tinatawag na grease gun. Yun na lang yung gamitin natin para malagyan ng grasa. So yun lang naman yung mini-maintenance dito sa mixer. Tapos nung isang araw, naglilinis ako. Nililinis ko, tinatanggal ko yung mga semesemento para hindi maging mabigat. Tapos sinecheck up mami yung ganito, oh. May nakita kami, medyo crack na yung ano niya, welding, kaya dapat weldingan namin. Hindi namin agad nakita yun eh. Ito, nakita namin. Kaya winelding na, may crack na rin siya. So ganun lang, inspect nyo lang kung may crack yung mga parte ng mixer, tapos yun, kung may i-welding dapat i-welding ito. Dati dito tanggal eh, dati tanggal yan, tapos ngayon ayun, oh, matibay na pati sa baba, pati sa kabila. Manipis lang kasi ito eh, parang manipis na yero. So yun lang yung masashare ko sa inyo mga kalodi. So sana may natutunan kayo sa pagme-maintenance ng bagger mixer. So ilalagay na lang namin dito yung pan belt tapos yung motor. Uunahin namin ikabit yung motor bago yung pan belt, tapos i-adjust na lang yung motor pagkalagay ng pan belt para bagting siya dito. So yun lang, hindi ko na ipapakita kung paano ito tumakbo kasi nakikita niyo naman kung paano tumakbo ang isang ano, bagger mixer. So yun lang, at ito diretso na agad sa Atimonan para dun sa aming project na dalawang palapag. So ingat na lang mga kalodi, sana may natutunan ulit kayo.